Good morning mga boss, tatapusin na natin yung part 2 ng overhauling natin, ang dayo natin from Marilao, Bulacan. Ang naging sira po nito ay yung kanyang counter shop, naka-welding na, at siguro po laging natatanggal yung sprocket, yung pinakalak. Kaya ang ginawa ni sir, nagdala sa akin ng transmission ng FCA na 5 speed, pero hindi naman siya magkakaiki dahil malalaki talaga ang kanyang shafting. At kaya ito guys, dahil tuturo ko sa inyo yung paglalagay ng mga gear nito, at nagpalit nga tayo ng counter shop, kailangan pa natin ipa-machine shop yung nasa counter shop na segunda. Dahil nakapix yun. At yun, napatanggal na natin. At ito na, ilalagay na natin. Nakalagay na. Yan yung mga gear na sunod-sunod na dapat yung sundin kapag magbubuo kayo ng transmission. Sundin nyo na lang yung mga ginagawa ko para po matutunan nyo yung pag-overhaul ng Yamaha YTX-125. Para po sa mga baguhan nating mekaniko, yung mga aspiring mechanic. At syempre para may idea din kayo kung sakali po na abutin kayo ng sira, yung mga hindi po mekaniko ay matuto agad at magkaroon kayo ng idea para po sa ating YTX. Kaya kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel at Facebook page, maaari mo itong isubscribe or i-follow para na rin po sa ating mga mahihilig sa makina. Matuto po sila. Yan guys, at pa-share na po ng video. Yan po yung pag-set ng transmission. Buo lang po siyang ilalagay sa ating crankcase. At sa main shop naman, hindi naman siya nalalagas, kaya huwag kayong matakot dahil okay to. Yung paglalagay po ng ating pinaka-shifting port, may palatandaan yan dahil may nakalagay yan ng L at right. At syempre, hindi naman kayo magkakamali, may nakalagay na nga lang na L at right, L at R. Syempre, yung R ay dito sa counter shop. At hindi rin naman kayo magkakamali kung sakaling yung R ay ilagay nyo dito sa parte ng counter shop, hindi siya kakawit dun sa shifting drum. Kaya tamang-tama lang yung paglalagay na yan. At syempre may tamang lagay din itong pinato. Ang kailangan nga pala, ang maiksi ay dito sa dulo. Yan. At yung mahaba ay dito sa counter shop. Okay. Yun, nabuo na natin. At syempre, pwede na nating ilagay ang ating crankcase. At syempre, meron na yung gasket maker. Yun. Gumamit ng rubber mallet. At ngayon, pwede na nating ilagay ang mga bolt ng crankcase. Pantay lang siya ng tamang hapit. At meron din ito sa loob na bolt. Ayan na. At kapag napitan ito, laging i-check nyo ang counter shop at yung ating crank shop. Ilagay ang bushing dito sa may drive end. Walang kunya po yung bushing na yan. Okay. At saka tayo maglalagay ng kunya para naman dito sa drive end gear. Ilagay ang washer. At ilagay din ang 19mm nut. At hapitan ito ng pakanan. Ang hapit nito ay ikot ng orasan. At ngayon kapag nalangisan nyo na ang crankshaft or drive and gear, dito naman tayo sa chain pedal. Itama ito sa naaayon na posisyon. Ilagay ang washer. At magkabila ang washer nito, magkagaya lang ito na washer. O tawagin natin ay thrust washer. Ilagay ang circlip. Yan. Kailangan ito ay naikot ang idle gear. At ngayon, pwede na natin ilagay ang kanyang kicker. Iayon ito sa tamang butas nito, yung spring. At syempre, yung stopper ng kicker. Yan, hilahin ang spring. At itama ito doon sa kanyang butas. Yon, ganun lang kasimple ang paglalagay. At syempre, lagi tayo magte-testing kapag naglagay tayo ng kicker. Hindi basta nakalagay, hindi na natin te-testingin. At ito nga pala, may tamang posisyon. Yan, hindi siya pwedeng pataob. Kailangan itong pinaka-ukab na to ay nadito sa ibabaw.
Okay. Yan po yung washer niyang tamang posisyon. At ngayon pwede na natin ilagay ang clutch housing assembly. At meron itong spline washer. Pwede na natin ilagay ang clutch hub or tawagin ay clutch boost. Langisan ang surface ng clutch boost para maganda ang lapat ng clutch lining. Ilagay sa ayon ang washer nito sa clutch hub. Yan. Ganyan ang posisyon ng paglalagay. Ilagay ang nut na 19mm at gamitan din ito ng 19mm socket. Siguraduhin hapit ang gitna para hindi mag-running clutch ang inyong motor or tumigas. At bago ang bulitas, huwag nyong ilalagay ito dahil magbabaha ka uli kapag nalaglag ito sa loob. Meron muna itong tosher na naaayon din sa tamang lagay. Yung matilos ay dun sa dulo. At yung may spline ay dun sa pinaka dulo ng clutch lining. At saka natin ilagay ang bulitas. Ilagay ang clutch lining. Wala itong baligtaran sa clutch lining. Pero subalit dito sa ating clutch pressure plate ay meron itong tamang lagay. Yung matalas ay dito sa ibabaw. Ganyan po, sasalatin nyo yung matalas. Sa ibabaw itong matalas. At saka itong clutch lining. Okay lang magkapalit yung clutch lining, wag lang yung pressure plate at yung matalas at hindi. Tamang lagay po yung matalas sa ibabaw. At saka ilagay itong ating pressure. Yan. Ilagay ang apat na spring. At ilagay ang apat na bolt. Yan. Siguraduhin nga palang tama ang lagay ng ating clutch wheel. At syempre meron pa itong bolt dito sa crankcase. Ito yung tinasabi kong tatanggalin para mapaghiwalay ang gitna. Dahil hindi nyo mapapaghiwalay ang gitna kapag hindi nyo tinanggal yung bolt na yon. Ilagay ang dalawang dowel pin. Original lang ating gagamiting gasket. At sa nga pala, nasa ilalim po yung elf o tawagin natin ay filter ng strainer. Nadun po sa ilalim at yan po ay nalinis ko na. Nilagay ko na lang. Pag magkakalas kayo, lagi nyo titingnan yon at lilinisin para po isang kalas na at hindi magbara ang langis. Nadun po sa ilalim ng gasket yung strainer. Yan, nadun po sa may makikita nyo pinaka-plastic po na engineering plastic ng oil pump. Dahil pagbara po yung strainer, hindi po magpapump ang langis pataas at ito ay sasani ng pag-usok or pagkasira ng camshaft ng inyong motor. Okay. Ngayon, kapag nakalagay na ang ating gasket, huwag na tayong maglagay ng gasket maker. At pwede na natin ilagay ang ating crankcase clutch side. At syempre, pag napitan nyo itong kicker, kailangan titestingin nyo kung nabalik. Dahil kapag hindi bumalik yan, magkakalas ka ulit. At ngayon, pwede na natin ilagay ang pin para dito sa piston, para mailagay sa connecting rod. Lagyan ang basahan kapag maglalagay at hindi ka professional para ito ay mailagay. Kasi maaari itong malaglag sa ilalim. At kung ayaw mo naman maglagay, walang problema. Nasa iyo na yan. Okay. Langisan ang piston ring. At itama rin ito sa tamang posisyon ng mga piston ring. Yun pong mga posisyon po ng ating ring, huwag po yung tapat-tapat po. Kailangan po yan ay nakalayo po yung mga posisyon po ng ating ring para po hindi ito basta umusok. Tapos ilagay yung dalawang dowel pin. At saka natin ilagay itong block assembly. Huwag na tayo maglagay ng gasket maker, lalo't original ang mga gasket natin. I-top dead center ang ating piston. Ang ibig sabihin po ng top dead center ay kailangan po ay ang kunya natin ay nakataas patungo po sa ating piston at ito ay nakauslit sa ating block. Nakapantay po siya sa block. Yan po yung tamang pagta-timing ng mga four stroke. Basta po four stroke, top dead center po ang tawag dyan. Ilagay ang guide po natin. At meron itong bushing sa ilalim.
para sa guide natin. Doon sa pinakabutas ng guide bago ilagay ang bolt. At saka natin ilagay uli ang Allen wrench bolt. At syempre meron din ito sa ilalim na pinaka-stopper po niya para po hindi tumalon basta-basta ang timing chain. Kaya po meron niyan. Meron din itong Allen bolt na gamit din ang 5mm Allen wrench. Yan, pwede na nating apitan ang mga Allen bolt gamit ang Allen wrench. At ngayon, nakalagay na lang ang cylinder head, meron itong apat na bolt na 12mm at ito ang tamang posisyon ng timing niya. Kaya yan, yan po yung tamang timing guys at yan, nakatap din center na at okay na po yan. Maraming salamat po sa lahat, sana natutunan nyo ang pag-overhaul at shoutout po sa may-ari ng motor nito from Marilao, Bulacan. Thank you po sa pagdayos. Mabuhay po kayo boss. At sa mga nanonood, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa pag-suporta sa aking channel na Balaklat. Sana po'y natutunan nyo na naman ang munti kong vlog. At maraming salamat sa inyo lahat. At God bless po. Okay na. Thank you na marami sir. Yun, one click. Ayos. Okay na, ang ganda na ng shafting oh. Okay.